sa pamamagitan ng Republic Act No. 7432 na pinirmahan ng Pangulo ng Pilipinas noong Abril 23, 1992, ang batas na may titulong An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Special Privileges, and for Other Purposes, ang lumikha sa tanggapan ng OSCA o Office for the Senior Citizens Affairs. Simula noon, ang tanggapan ng OSCA sa Quezon City ay nag-i-issue ng Senior Citizens ID na nagmumula sa National na Opisina ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Nang maglaon, ang nasabing kautusan ay sinusugan sa pamagitan ng Republic Act No. 9257 o Expanded Senior Citizens Act of 2003. 27 years na po ako rito. Napasok po ako noong July 1, 1992 sa kapanahon po ni Fred Montilla ang chairman. Napunta po ako sa OSCA ng 1994. Pagsapit ng taong 2005, ang disenyo ng OSCA ID at mga booklet nito ay nagmumula na sa lokal na pamahalang lungsod Quezon. Hanggang muling inamyendahan ng batas noong taong 2010 ng Republic Act No. 9994, an act granting additional benefits and special privileges to senior citizens. Ang Office for the Senior Citizens Affairs ng Quezon City mula ng maitatag ay pinumunuan ng mga sumusunod. Ang aming mga naging head po ay si, unang-unang po ay si Juanito Marza, 1992 po, si Rebecca Magsaling, 2000, Conrado Benaventura, 2001, Aquilino Pillera, 2009, si Colonel Efren Santos po ay 2017. At si Attorney Bayani B. Hipol naman ay ngayong 2019. Isang hamon sa opisinang ito ay ang mabilis na pagdami ng nagpaparehistrong senior citizen ng lungsod, kung kaya't sa datos ng 1993 hanggang 2016 ay nakapag-issue na ito ng halos kalahati milyong mga senior citizens ID. Para mapabilis ang aming servisyo ng senior citizen, ay nagkaroon po ng database at mga computer. Noong taong 2017, ay sinikap na pasimplihin ang pagpuproseso ng aplikasyon upang mapabilis ang servisyo ng tanggapan. Hindi na kailangan na dumaan pa sa receptionist o evaluator at maari nang dumiretso ang senior citizen sa lamesa ng distritong kinabibilangan niya. Doon po ay tuwirang ini-evaluate o tinataya ang kanilang mga dokumento upang sila po ay maging karapat-dapat na pagbigyan ng ID ng OSCA. Bagaman kasalukuyang ginagawa ang opisina ng OSCA at pansamantalang inilipat ang tanggapan sa isang temporaryong gusali, kinailangang patuloy na maglingkod dito sa mga senior citizen at nadaragdagang mga benepisyo para sa mga residente ng lungsod. Sa pag-upo ni Atty. Bayani Hipol sa OSCA, kahit na sa lumang building ito at limitadong espasyo, agaran niyang isinaayos ang pisikal na istruktura ng bawat proseso upang maging senior citizens friendly at maalwan kapwa sa mga nagtatrabaho at mga pinaglilingkuran. Pag-organize ng bawat seksyon na binibigyan po ng kanikaniyang mga tungkulin upang lalong maging kaigay-gaya, lalong mapabilis ang paglilingkod sa mga nakatatandaan. Isang malaking pagbabago ang kasalukuyang isinasagawa ni Atty. Hipol may kaugnayan sa organisasyonal na kayarian ng Office for the Senior Citizens Affairs sa pamagitan ng rationalization o pagpapabuti ng sistematikong pagkilos sa ligsang kasalukuyang mandato nito. Dinelegate niya po ang mga tao, inatihati niya po yung mga trabaho namin, nilagyan niya rin po ng head yung bawat division. Kung kaya't inaasahan na sa darating na mga taon, ang tanggapan ng OSCA ay higit pang pag-uusayin ang serbisyo sa mga senior citizens ng Quezon City.
Good morning, good morning, good morning po. Magandang umaga po mga ka-OSCA at maging sa inyo mga ka-senior citizen. Ito po muli ang inyong lingkod, Dan Oro, mula sa Office for the Senior Citizens Affairs ng Quezon City. At narito muli ang OSCA-QC Live Office Hour Edition. Ano ho? So isinaayos po natin ang ganitong programa habang tayo po ay bukas ang aming tanggapan upang mas matugunan po natin, ano, hindi sa nagmamadaling paraan, ano, at kung ano po yung available na resources dito sa tanggapan upang malaman natin na latest, ano, up to date ang inyo pong mga impormasyon ay makukuha po natin mismo dito sa ating tanggapan sa Quezon City Hall. Ano? Okay, so sasagutin po natin sa abot ng ating mga kaya ang inyong mga katanungan may kaugnayan sa benepisyo ng ating mga nakatatanda ng lungsod na sa kailang karapatan salig sa batas ng Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Gayun din sa mga ordinansa ng ating lokal na pamahalaan. Kaya binabati ko po ang ating mga taga-subaybay na may edad 60 pataas na bahagi ng halos 300,000 dito pa lamang sa lungsod Quezon, ha. Ah, napakarami na pong nating mga senior citizen at almost 8 million naman ayon sa pinakahuling data sa buong Pilipinas, ano ho. So paki-post lang po inyong comments sa ibaba ng ating live video na ito upang masagot po natin agad-agad, ano ho, in real time. At pakisuyo rin pong i-post at i-like ang programang ito. I-share po natin sa ating Facebook page. At pwede rin po tayo na gumawa ng watch party ano ho, sa ating mga ka-senior, sa ating mga ka-OSCA, maging sa ibang lugar upang higit ho nilang mapag-alaman ang mga latest may kaugnayan sa ating tagapan. Ano? Sisikapin din po natin na ang ating mga broadcast na ito ay maisalin sa YouTube later on kapag tayo po ay nakapag-post na upang paulit-ulit nyo pong mapanood. Meron kayong mga na-missed na impormasyon ay pwede nyo pong makuha muli yung ganong mga impormasyon sa ating video. Ano ho? At kaya wag ho kayong magsawa na sumabaybay, ano, kung meron ho may tutulong kayo sa inyong kapwa, ano, pwede rin ho kaming tumanggap ng mga pagbati, ano, sa inyong mga ka-senior na nakikinig. Halimbawa lang, nariyan nyo ang pagbati mula kay R. Villamayor Aman, ano, sabi dito ay good morning, magandang umaga po R. Villamayor Aman, ano ho. Ganyan din mula sa kay Chito Banes. Yan, sabi sa kanyang post ay good morning po, ano ho. Ito ay mga matagal na ho natin mga taga-subaybay, ano. Si Sir R. Villamayor Mayor Aman, sabi niya watching from Quirino 2B of Quezon City. Talaga napakaraming barangay ho kasi dito sa Quezon City. Merong 142 barangays distributed in 6 districts of Quezon City. Kaya maaari pong at the comfort of your home ay makatulong din po tayo, ano? Kung meron kayong sariling gadget at hindi ginagamit ng inyong mga apo ngayon dahil sila po ay naka online school, ano? Habang ang inyong mga apo ay nag-aaral online, kayo naman po ay nakikipagtalasasan sa ating tanggapan online din po, ano. So magagamit ho natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa ganitong ginagawa nating live streaming, ano ho. Okay, so dumadami na po yung ating pong mga question at sana ay nanonood din yung ating mga taga-ibang OSCA. Ano, pwedeng magkaroon ng sharing of information, ano, mula sa mga taga-OSCA, ano. Busy lang si Sir JM Hementera Pagulayan ngayon eh. From Northern Luzon, ano, yung kanilang OSCA doon ay very active din po, ano, sa Northern Luzon. Kung kaya't mamaya ay kung available siya at kung ready yung kanyang communication ay pwede natin siyang mapanood dito, ano, maging yung kanyang
mga nasasakupan, yung mga naaabot ng kanilang paglilingkuran diyan sa bandang Ilocos, ano ho? Tama ba yung lugar? Ano? Mamaya maliliwanagan natin kapag siya ay ating nakapanayam, kung hindi man ngayon ay sa mga susunod na araw pa, ano ho? Okay, so dumako na ho tayo doon sa ilan sa mga concern ng ating mga senior citizen, ano ho. So ito yung unang tanong, ano, ni Sir R. Villamalor Aman. Sabi niya dito, ang tanong ko lang po, ano ho, sabi dito, ano, okay, sabihin natin mabuti, ha. Okay, ang sabi niya, ang tanong ko lang na kailan po kaya ako magkakaroon ng booklet na magagamit sa grocery. Nag-apply po ako ng senior ID ko noong March 2020. Ay, oho, yan po yung mga time na medyo nagkaubusan po, ano, ng booklets ang ating tanggapan. Pwede no kayong pumunta po sa ating opisina, ano ho. Kung hindi man po available yung printed booklet, meron naman po kaming mga temporary booklet, no, na ipinabibigay, ano. Pero hayaan po niyo sa mga susunod na linggo po ay i-deliver na po sa ating tanggapan, courtesy of Mayor Joy Belmonte, ang mga bagong booklet po, ano ho, ng para po sa huling mga buwan ng taong pong ito, ano, dahil medyo na delay lang po yung delivery dahil nga sa nangyaring lockdown o pandemic, ano ho. Pero mayroong unti-unti na po na dumarating na mga supplies, ano ho. So magpunta lang ho kayo sa tanggapan para mabigyan ho kayo ng booklets, napakahalaga po niyan. R. Villamayor Aman. Dumako naman tayo sa concern ni Joynes sa Magdaluyo. Ano? Sabi niya dito, "Hi, paano makakakuha ng refill booklet? Father ko, 87 years old na siya, nakakatakot magpunta ng City Hall. Ang matanda, sana may magdala sa amin dito sa Barangay Rojas. Thanks." Ano? Hindi naman po kailangan na pumunta mismo si Lolo dito sa opisina, ano ho. Pwede pong ipautos, ano ho. Basta't dala po yung kanyang original ID, ano ho. At lalo na kung kaya namang gawa ng authorization, ay mas maigi po yun, ano. Para nakasisigurado ho tayo na yung talagang mga booklets ay napupunta sa tamang kamay, ano ho, noong mga senior citizen, na hindi parang ipinakiusap lang basta, ano ho. Hayaan po nyo, may mga staff ho ng barangay na minsan ay inaautorisa, ano ho, ni Kapitan na kumuha ng mga serbisyo dito sa ating tanggapan. Makipag-ugnayan ho kayo sa inyong barangay, ano, yung mga focal person po ng inyong barangay ay maaring maging representante ng mga senior kung hindi ho kayang pumunta dito, ano. So hindi kailangan magpunta agad ng actual si Lolo dito sa ating tanggapan, kundi pwede pong ipakisuyo basta't dala po yung kanyang original na senior citizen's ID at mas maigi kung merong authorization, ano. Okay, ayun, yun din, ano, yan din ang kang concern ni Joynes Magdaluyo, ano ho. Okay, ano pa? Okay, ayun, paulit-ulit lang pala yung na-i-post ni Joynes, ano ho. Sige, magtanong lang ho kayo, ano, mag-follow up lang tang ho kayo. Okay. Ito naman yung concern ni Nanel Layosa. Nako, marami ho talagang ganito. Ha? Totoo lang ay doon po sa nakarang webinar ho natin, pinanlalahanan yung mga senior citizen natin na mag-ingat doon sa mga nambibiktima. Ha? Yung kwento nga doon sa webinar ho natin nung nakaraan, yung senior citizen nag-withdraw ng napakalaking halaga ng pera doon sa bangko. Yung pala ay nabudol lang. So, sabi dito sa concern ni Nanel Layosa, "Hi po, hihingi po sana ako ng tulong.
niloko, binudol po kasi yung tsahing kong senior PWD. Ayan, nagbigay siya ng link dito, no? Ayan, ano ho. Lumapit po agad kayo sa police station or sa barangay, ano, na maaaring pong makatulong para mahanap po agad yung criminal po na yan. Pwede nyo pong ibigay yung detalye noong pangluloko po na yan, lalong higit na sa isang senior at PWD. Ang ating tanggapan po ay handang tumulong sa anumang pong legal na pangangailangan. Ano? Meron po tayo mga abogado dito sa City Hall. Katabi lang po natin yung Hall of Justice. Ano? So kapag kinakailangan na po ng abogado, ay tayo po ay gagawa ng rekomendasyon na mabigyan ng tulong ang mga senior citizen na naaapi. Ano ho, para po sa libreng abogado po, ano ho. So isa pa yung ating hepe mismo ng OSCA ay isang abogado, ano, si Attorney Bayani Hipol ay isang abogado siya at maaari talaga na malaman niya yung maaaring suggestion kapag ang isa ay nabudol, ano, naloko ang mga senior citizen ho natin. So, ganun po ang dapat po nyong gawin agad. Pumunta sa pinakamalapit na police station upang i-report yung mga ganyang panluloko. Tayo naman po ay hindi tayo mag-atubili na bigyan sila ng payong legal kung papaano po ang isang senior citizen ay makakahuha ng agad-agad na legal, ano, na mga assistance po natin. Okay, pagbate mula dito kay Digna Tayag, ano. Good morning Dan and to all senior citizens of Barangay Pag-ibig Sanayon. Ah, walang sawa talaga si Ma'am Digna sa pagsubaybay po sa atin, ano. Maraming salamat po. Sana po ay marami pa po kayong mga ka-senior, ka-OSCA na mapapaabutan ng ating mensahe, ano. Okay, sa concern ni ano, no, ni R. Villamor Aman. Good morning, sir. Sa concern ni R. Villamor Aman. Thank you po, sir, sa answer mo sa tanong ko. Punta na lang po ako diyan sa OSCA kung available na po ang grocery, ano ho, booklet. Sige po, sige po. Marami pong mag-assist po dito sa inyo, no ho. Okay, mula kay Ma'am Digna Tayag. Ayan. Congratulations for a very successful celebration of the Elderly Week. God bless. O, sa inyo pong lahat, kung hindi ho dahil sa inyong suporta, yung inyo pong pag-attend sa webinar, eh hindi ho magiging ganung kasaya yung bagaman hindi ho tayo nagkita-kita ngayon, ano? Maalala nyo, noong nakaraang Senior Citizens Week celebration ho natin, napakarami ho ng mga senior citizen dito sa flagpole, ano, doon sa flag raising ceremony na sinayos ni Mayor. At ginagawa ho natin yung binabanggit ng ordinansa na pagkakaroon ng tinatawag na representante, ano, yung counterpart ng mga senior citizens sa konseho, ano. Napakaganda, nakakamiss po yung ginawa ho natin na yon, kung saan yung mga senior citizen, nakasash pa sila, no? At bulaklakin yung tema na napili ni Attorney Hipol that time. Eh, Hawaiian theme, ano? Yung ating Senior Citizens Week ng 2019, ano? Naka-Hawaiian theme tayo noon. Tapos ay merong sash, ano? May mga bulaklak doon sa leeg. Sikapin ho nating maulit po yon sa susunod na Senior Citizens Week celebration po natin kapag wala na itong COVID na ito, no? Yan. Okay, mula kay Dina Bakari sa Kais. Sabi niya, good morning po, watching from Novaliches. Ay, kamusta ho yung mga senior citizen ho natin yan sa lugar ng Novaliches, ano ho? Ingat ho tayo, ano, sa COVID. Mukhang malakas ang ulan dyan, ano? Ano, malakas yung area dyan sa lugar na yan, ano? Yung isang stop namin dito, dumating, basang-basa. Mukhang sumugod sa malakas na ulan, ano? Ingat ho tayo sa bigla-biglaang pag-ulan po dyan, ano?
So pagbati pa mula kay Cynthia Donor Berondo. Sabi niya dito, good morning po, watching from Project 8, Quezon City, Barangay Bahay Toro. Ayan, sa Barangay Bahay Toro, ano. Meron tayong satellite office po dati dyan sa Barangay Bahay Toro at siniset ho natin na muling ma-reactivate yung mga satellite offices po natin dahil napaka-importante ho talaga na accessible ang opisina natin. Ano ho? Hindi na ho kayo lalayo within your barangay. Ando na po available yung ating mga servisyo na maibibigay. Ano ho? Okay, meron ho ditong concern mula kay Gabriel B. Peren. Last September, I have not received the monthly pension deposited by SSS to my BPI account. Is this an isolated case? Who should be the pensions to approach? A persons to approach? SSS office are so crowded and unsafe for the seniors. Ano? Okay, yung concern naman ni Sir Gabriel B. Peren ay sa kanyang SSS pension. Ano ho? Pasensya na po, ano ho, kasi may kaugnayan po sa proseso ng SSS kapag hindi ho nakakapunta. Ano? Siguro minsan mag-iimbita ho tayo nung kailang mga representative para masagot ang bagay na yan. Sabagay, may mga tanong din dyan, yung tungkol doon sa pagdadagdag ng pension sa SSS. Try ho natin na magkaroon ng guest minsan para po masagot po yung inyong concern tungkol sa SSS. Ano? Ang pagkaalam ko po, merong online na transaksyon na po ngayon ng SSS. Ano? Hanapin nyo po. Actually, doon nga po sa Messenger, meron silang communication doon na kapag pinundot nyo yung Messenger, merong frequently asked question, ano? Asked question na seserbisyoan ho nila doon. So, siguraduhin nyo lang po na yung website na papasukin nyo po sa isang establishmento ay yung lehitimong website, ano ho? Kasi, kung gaano katalino ho ngayon yung mga gumagamit ng internet, minsan nagiging matalino din po yung mga nanluloko. Ano? So ingat ho tayo doon sa pag-click-click ng mga link ho, yung mga ipapadala sa atin sa text messaging, yung mga ipapadala ho sa atin sa Messenger, mga ipapadala ho sa atin sa Viber, ano, o kaya magpo-post sa inyong wall, ano? Ingat ho kayo doon sa pagpindot ng link. Mas maganda kayo na ho mismo yung mag-search. Ano ba yung official Facebook page? Ano ba yung official SSS page? At doon ho kayo mag-inquire. Ano? Meron po sigurado po yan, ano, na pwede nyo pong paabutan ng inyong reklamo. Ano? May kaugnayan sa SSS. Talagang minsan may mga validation yan eh. Halimbawa, yung kuya ko, namatay yung kanyang asawa, siya yung tumatanggap noong kanyang pensyon. Ngayon, kinakailangan na i-check lagi kung ito bang beneficiaries na ito ay nasa kalagayan pa na tumanggap. Yan. Sa abot na aking makaya, sasagutin ko. Ano? Kasi ito ay personal experience. Ano? Halimbawa, yung pamangkin ko, ano, tumatanggap siya ng pensyon mula doon sa kanyang namatay na magulang. Siyempre, hindi naman forever yon. Merong certain na edad lamang. Ano? Ganyan din naman doon sa namatayan ng asawa. Dapat ipakita niya na siya ay qualified pa na tumanggap ng pensyon kasi kung siya ay meron ng kinakasama, ano, meron nag-asawa siya uli, ano, nakipaglibin siya uli, napuputol yung kanyang pensyon. Yan, kaya isa 'yun sa dahilan kung bakit kinakailangan na personal na mag-validate ang isa na tumatanggap nito. Pero sa kaso po ni Gabriel B. Ferren, hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit naputol o hindi nakatanggap siya ng kanyang pension sa kanyang account. Ano? So,
Dalawang bagay po yan. Pwede po nyong hanapin yung online services ng BPI at higit sa lahat yung online services din po ng SSS. Ako'y nakasisigurado na meron po sila noon. Ano ho? Dahil talagang napakahirap pumunta sa ganyang tanggapan dahil sa delikado. Delikado nga po. Ano ho? Okay, meron din tayong tagapanood mula sa Payatas, Quezon City. Mula kay Ma'am Rita Azozena. Yan, good morning watching from Payatas, Quezon City. Magandang umaga din po sa inyo, Ma'am Rita Azozena. No? Post nyo lang po dito kung ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo. Ganyan din kay Ma'am Corazon Labris Castor. Good morning watching from Doña Josepa, Quezon City. Ayan, from Doña. Magandang umaga din po sa inyo, Doña Corazon. Di ba yan yung lugar ng mga mayayaman? Okay, joke lang po. Ano ho? So magandang umaga po sa inyo mga ka-senior dyan sa Barangay Doña Josepa. Ma'am Corazon Labris Castor. Ay, pagbati rin mula kay Amelia Torres, Federation of Senior Citizen, Dilia Beatrice, Old Balara, watching you always. God bless you always. Ay, salamat po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana marami pa po tayong matulungan sa inyong mga concern. At ito po ay kahit papaano po ay ginagamit nating paraan. Di man kayo makapunta ng actual dito sa ating tanggapan, at least meron po tayong way na makapag-usap, ano, at masagot po yung inyong mga concern, ano, direkta mula po sa ating tanggapan. Kaya iniisipan po natin ito. At saka hindi limitado yung oras natin, ano. Anytime na meron pong concern, nababangon, ano, ay nandito lang ho kami. Ano, eh kung meron naman kayong internet sa bahay, kasabay noong pag-aaral lang inyong anak online, ay kayo naman ay nakikipag-usap sa amin online, ano, dito sa ating tanggapan, ano. Ito yung follow-up question ni Ma'am Rita Azucena. Sabi niya dito, senior na po ako, wala pa yung wait listed ng anak ko. Ano? So ito yung follow-up question ni Ma'am Rita Azucena, ano? Ano ba yung kanyang concern kanina na sinasagot natin, ano? Ma'am Rita Azucena. Watching from Payatas. Ay, yun lang pala, no. Sabi niya, senior na po ako. Wala pa yon wait listed ng anak ko. Baka si Ma'am Rita ay nag-apply ng pension. Tapos ay anak niya ang nagdala. Ano ho? So, may kaugnayan po sa wait listing ng social pension ay kung hindi po sila na-approve o hindi po sila nakatanggap nitong nakaraang July and August na ibinaba sa mga barangay, depende po yan sa tagal ng inyong ini-apply. Ano? Kasi kung halimbawa, nag-apply po kayo mga 2 years ago na, ay malamang po na validate po kayo sa bahay, tapos ay either sa hindi ho kayo natagpuan or meron pong na-interview na nagpangyari na kayo po ay ma-disqualified. Ano ho? Kasi kung sobrang tagal na po at hindi po na-approve. Sabagay, wala namang ano eh, wala namang forever na disapprove eh. Ano? Basta't nag-open up po ulit ang DSWD sa pagtanggap ng social pension, eh pwede na pong ano, pwede na pong mag-apply uli. Ano? So kahit na yung mga na-disqualified ho dati, kung sa palagay nila ay qualified na sila ngayon. Sabagay, dahil sa pandemic ay dumami na ho talaga yung naghihirap. Eh pwede naman pong mag-apply po uli, ano ho. Para kapag ang DSWD ay bumaba na sa community, nag-validate na, matingnan po yung kalagayan, ano. So kung may kaugnayan po diyan ha, Ma'am Rita Azucena, yung inyong concern, ganun po yung aking maibabahagi sa inyo, no. Okay, mula kay Nida Novela naman. Paano po ma-follow up ang pension ng senior? Qualified na po siya.
Tiway po sa sagot. Ganito po, minsan noong nakaraan ho kasi nagkaroon ng kalituhan po dyan sa salitang qualified. Ano ho? Kasi dati po may mga SSDD volunteer na nagsasabi na ang isang senior citizen ay qualified na. Ano ho? Kaya tuloy doon sa likod ng ID nila meron naka-stapler na qualified. Pero ang totoo po, yung po ay ayon lang doon sa nakita ng SSDD volunteer. No? Ang talagang masabi ho nating sigurado na kwalipikado na sa social pension ay yung na-validate ng SSDD staff, ay sorry, ng DSWD staff. Hindi ho mga senior citizen yon, yung DSWD staff. Bumababa po talaga sila doon sa komunidad, ini-interview talaga yung senior, at nilalagay ho sila doon sa master list ng makatatanggap. Yun po yung binabudgetan ng DSWD. Ano? Pag nabudgetan na ho sila, i-schedule na po yun per barangay doon sa pagbaba or yung payout na tinatawag. Pero kung isa lang ho kayo doon sa mayroong senior citizen ID tapos may nakalagay po doon sa likod na papel na kapirasong papel na nakalagay na qualified, yun po ay ayon lang doon sa tingin ng isang volunteer. Ano ho? Pasensya na po. Humingi ako po mismo yung humingi ng paumanhin kung nagkaroon pa man po ng kalituhan sa bagay na yan. Ano ho? Kaya nga ang ginagawa ho natin ngayon, kami po ay nagre-rekomenda na yung mga ganong na background check na ng SSDD, ang dapat nakalagay doon ay waitlisted, ano, waitlisted to be verified, to be qualified, or to be validated by DSWD pa, ano. So kung yun nga katulad na sabi ko kanya, kung sobrang tagal na, pwede naman po na mag-reapply kapag nag-open na po ulit ang DSWD, ano, sa additional social pensioner. Ano. Okay, tanong mula dito kay Ma'am Remedios Reganit. Kailan po yung 1K ng mga pensioners? Kung ang tinutukoy po nyo dito sa 1K ng mga pensioners ay yung panukala po, no, na nabanggit ni Councilor George Banal na isinusulong po sa Kongreso na may itaas yung 500 pesos na social pension at gagawing 1,000 pesos. Hindi pa po ito naa-aprubahan. Ano ho? So, syempre, magkakaroon po yan ng deliberasyon, ano, sa Kongreso. Babudgetan pa po yan. Ano ho? Baka abutin pa po yan na kung saan ay totally ma-implement na po yung, ano, yung itong National Commission for Senior Citizens. Ano? Sila na po mismo yung magpa-implement yan, yung additional. Ano ho? Ang isa sa mga tinututukon nga po ngayon, yung tinatawag na Universal Social Pension. Ano? Kasi 500 na nga lang ay marami pa po yung hindi nakakatanggap ng social pension. Mas maganda sana na kahit konti, mas marami yung nakikinabang. Ano ho? So, dalawa pong bagay po yan. Yung sana ay maging universal na yung social pension. At ikalawa, madagdaga naman. Kasi ano nga naman yung 500? 500 lang po yun. Ano? Wala pong masyadong maibibili yun. Sa gamot na gamot pa lang ay marami na po yung nangangailangan ng additional na ayuda. Concern mula kay Joynes Magdaluyo. Message from my father. Salamat po. More power. Ingat po lahat. Long healthy life sa atin. God bless. Antonio Magdaluyo, 87 years old, from Barangay Rojas. Ano, Tatay Antonio, salamat po. Ano, at nagpatulong po kayo sa inyong anak or apo na mapanood yung ating pong live streaming na ito, ano. Ayun, at least meron ho kayong pinagkakaabalahan, ano. Oo, nariyan si Lolo at diyan si Ann, nandiyan si apo, nandiyan si anak, parang type mo ako. Nahihirapan ho kayong mag-type ng inyong question, concern, ano, makisuyo ho kayo, ano, sa ilalim ng ating live broadcast na ito para masagot po natin yung inyong mga concern. Okay, mula kay Amelia Balikod Castillo.
Good morning, ask ko lang kung pwede ang senior na pumunta sa bangko sa Land Bank, East Avenue. Ano? Or makakapasok na ba? Ayan po yung issue kanina. No? Nakikinig po kayo ng radyo papunta sa opisina. Yung issue nga po ay kung papahintulutan ba yung mga senior ano, na lumabas, magpunta sa kailang mga aktibidades. Ano? Yung pong mga pagpunta sa bangko, katulad nga po yung ating, ano, yung ating tinalakay doon sa webinar. Ang ginagawa ho kasi ng mga bangko ngayon, meron na po silang online transaction. Ano? Especially yung Land Bank. Ay, matagal na po akong naku-online transaction sa Land Bank. Ano? Pag ako nag-check ng balance sa aking Land Bank account, i-check ko lang doon sa apps ng cellphone ko. Okay? Ha? Pumasok na ba? Pumasok na ba yung inaantay kong pera? Ano? Tapos, kung ipambabahid ko naman sa kuryente, online na rin. Ha? Yung laman ng aking bangko, itatransfer ko lang yung pera, ano, up to the single centimo. Centavos, sabi nila. Binababayaran ko yung aking bill sa pamagitan ng bangko. No? So, kung sakali man po talaga na hindi makakapunta si senior sa bangko, pwede pong isang maging option po yon, ano. Paturo po kayo sa inyong mga anak, sa mga apo, kung paano i-coconnecta, ano, yung inyong cellphone doon sa inyong bank account, ano, para puro online transaction na ho ngayon eh. Cashless na nga yung kailang tinatawag yun eh ho. So yun po yung pwede po nyong magawa. Kung malapit lang naman po yung bangko, siguro maaring basta't nasa mabuting kalagayan ho kayo ha. Merong pinapayagan yung mga authorized person outside of residence, apor, ano ho, na ano naman po yan. Basta't meron ho kayong pahintulot, galing sa barangay, meron kayong quarantine pass, ano, inahanap pa rin po yan, ano, sa quarantine pass, yung quarantine pass sa mga paikipag-transaksyon, ano ho. Basta't kayo po ay apor, ano, kayo man ay senior citizen, basta't authorized person outside of residence po, ay pwede ho kayong payagan sa inyong mga transaksyon. Pakipag-unayan po kayo sa inyong lokal na barangay, ano, para ma-issuean po kayo ng quarantine pass. Ah, ito yung sinasabi ni Ma'am Rita Azucena, ano, nasa master list na po yung name ng anak ko. First and second, wala po. Ah, anak niya, ano, paano po? Si Ma'am Rita Azucena, kayo po yung senior? Yung pong anak ko nyo, senior din? Yung ganun po ba? yung masasagot ka lang po dito, Ma'am Rita, yung tungkol po sa yung tungkol po sa senior, ano? Kung ano man pong ayuda po 'yon, pasensya na po, hindi ko masasagot. Kung yung pong tungkol sa ayuda po ng social pension, yung first semester talagang naibigay na po siya noong July, August, ano ho? Kasi yung first semester, yun yung January to June. Pero yung pong second semester ng 2020, yung July to December, talagang wala pa po siya. Ano ho? Ang sabi po ng DSWD na tumawag sa akin noong nakaraan, maaring at the end of this year, December, okay naman po, baka abuti ng first months of 2021. So, talagang wala pa po yung second semester ng social pension. Okay, dako tayo kay Ma'am doon sa concern ulit ni Ma'am Dina Bacarisa Kais. Good morning po ulit. Tanong ko lang po, pag may pension na sa SSS, pwede pa bang mag-apply sa DSWD ng sa DSWD? Tuto lang po ang pension ko. Salamat po. Ayan yun po yung naging issue na pag-usapan ho natin, ano, noong kahapon lang po noong naging guest ho natin si Sir Nano, ano, na merong advocacy tungkol sa universal social pension, ano. Sa kasalukuyan ho kasi ang guidelines po ng DSWD may kaugnayan sa social pension, basta't merong tinatanggap, no, from SSS, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ay disqualified po sa kasalukuyang social pension, ano.
Napakaliit lang ho talaga yan kung makikita ho natin. Napakahirap pag kasyain yung 2,200 ano, sa isang buwan. Kaya malaking tulong sana kahit 500 lang ay maipapasok doon sa kailang budget. Ano ho. So, pasensya na po. Sa kasalukuyan, ganun po talaga yung guidelines ng DSWD may kailangan sa social pension. Maliit man yung tinatanggap, talagang dinidisqualified po. Ano? Pero kapag na-implement na po yung universal social pension, ayan po ang sinasabi po ng mga kongresista, lalo na nung yumaong Congressman Jun Datol, na kailang isinusulong na kapag universal social pension at maliit lang naman yung tinatanggap mula sa SS o ano mong pong mga benepisyo sa kanyang nakaraang pinagtrabahuhan, ay karapat dapat mapasali po dito. Ano? Pero sa kasalukuyan, hindi pa ho nababago yung kasalukuyang guideline, Ma'am Dina Bacaria Cadiz. Okay, mula kay Ranzel Jesse, paano po makapag-a-apply ng senior ID? Para sa tito ko, wala po siyang any valid ID. Pero dito siya nakatira sa Quezon City. Po, paano ho kaya? Hope na matulungan niyo po kami. Ranzelli, ano? Jesse. Kailangan kasing ma-establish yung proof of residency, ano? Pwedeng combinations of other documents, ano? Halimbawa, na-establish na natin yung kanyang kompletong pangalan. Halimbawa, ipaghalimbawa lang natin, ang kanyang valid ID ay SSS. Tapos, ang nakasulat lang doon ay kompletong pangalan at birthday. So, yung address, hindi natin may establish. Ano ho? Pero, kung meron siyang may ipapakitang isang dokumento, halimbawa, bill ng kuryente, bill ng tubig, na binabayaran niya doon sa kanyang residente nang matagal na. Diba? Kasi 6 months residency lang naman yung pinag-uusapan dito eh. Ano? Kung merong any document, i-attach yun doon sa kanyang valid ID. Ano? Ito yung isang document na nagpapatunay ng kanyang pangalan at saka birthday. Ito naman yung isang document na nagpapatunay ng kanyang domicile, ano? Ng kanyang residency. So, pagsasamahin yun. Ano ho? So, umisip kayo ng mga dokumento na pwedeng dalhin. Ano, para patunayan na at least 6 months residency na siya ng Quezon City. Ano. Kaya nung ako ay naging validator nga dyan sa membership section namin, pag dumating isang senior, ang tinatanong ko agad ay ano po ang inyong dalang dokumento. Yan. Kasi hindi tayo nag-i-stick sa isang ID lang. Ano. Pwede kasi magpalipat-lipat ang isa. Ano. So, ganun po. Pwede niyong i-follow up ngayon dito kung ano yung sa palagay nyo ay dokumento na pwedeng i-produce at sasagutin ho natin kung ano yung meron po na nagpapatunay na siya ay matagal ng residente ng Quezon City. So, iantayin namin, ano? Ranzelli, Jesse, yung iyong follow-up information. Kaya Cincha Donor Berondo, follow-up question po. Ano yung follow-up question? Kailan po ulit ang payout ng social pension po ng mga senior? Salamat po sa sagot. Stay safe po and God bless. Opo, yung pong first semester, binigay po siya ng July, August. Yung second semester po, yung July to December, ang pangako po ng DSWD ay maybe at the end of this year or early next year. Ano? Magkakaroon naman po ng announcement po yan sa mga barangay kung kailan po yung susunod na bigayan for the second semester. Ano? Okay, Nida Novella, salamat po. Kailan po ulit ang pag-a-apply? Kasi nakatanggap pa po ako yung sa mister ko tsaka yung sa kapitbahay ko ang nag-apply ulit. Ano? Tayo na natin ano, kung kailan po tatanggap ulit yung DSWD kasi wala pa hong validation ngayon. Ano? Kapag nag-announce na po sila na pwede na po silang mag-validate, i-announce din po natin ano, kung kailan po kayo pwede na pong mag-re-apply ano, or mag-apply doon sa mga bagong aplikante. Ano. So sa ngayon, wala pa po kasing silang announcement ng validation o pagbaba sa bahay-bahay ng mga senior citizen. Ano.
Ayan, mula kay Amelia Torres, ano, "Sir, I forgot, always po kaming nakasubaybay sa inyong programa. President po ako ng Federation ng Bella Beatriz Old Balara. Amelia Torres, Mendoza, isa din po akong naging city councilor ng inyong programa." Ayan, kay isa pala ho kayo, Ma'am Amelia Torres, yung nakasuot ng sash ng city councilor. Ano, dito na lang tayo magtagpo-tagpo. Ano? Sana maulit muli ang programa na gadoon din nakakapagpasaya sa mga senior para lahat ng senior maranasan sandaling panahon, ha, siguro ibig sabihin niya dito kasi sila nakaupo talaga sila sa tanggapan ng mga councilor, ano. Salamat po, sir. Ingat lagi. Ano. Ayan, mula kay wala ba tayong nalagpasan? Baka may nalagpasan tayo, ano. Kawawa naman. Okay. Sige, pag nalagpasan ko ho kayo, ha. Kikita niyo naman yung mga comments sa baba, eh. Repost na lang po kayo. Mula kay Chai Yu, Ariel Lamazares Legesnaya, ano, Junric De Leon, "Maganda mga details dito para sa OSCA. Maganda may ganito sa Paranaque, Conte." Alentan, ano, Alentan. Ay, taga dyan si Sir Nano, siya bahala dyan, ano. Para magkaroon din ng ganitong programa. Pwede naman po na makipagtulungan po tayo sa ibang mga LGU para po malaman yung karapatan ng mga senior. Halos isa lang naman po kasi yung benepisyo, no, na nakasaad sa Republic Act 9994. Depende lang po doon sa mga local ordinance. Ma'am Rita Azucena, "Maraming salamat po sa pagsagot niyo po. God bless. Lagi po akong ditong nanonood." Salamat po. Ano, sana hindi po tayo maubusan ng mga sagot sa hindi rin nauubos ng mga tanong. Ano. Mula kay Binilda Marcelo, "Paano po yung mga hindi nakatanggap ng second tranche ng SAP DSWD pero nakatanggap naman po nung una? May chance po ba na magbibigay po yon sa second tranche?" Ano? Ay, ma'am, sorry po, no, hindi po natin kayang sumagot dito. May kaugnayan po sa SAP. Ano? Kasi yan po ay direktang programa po ng DSWD. Ano ho? Pero alam ko po, nasa database pa rin naman po, ano. Makipag-unahin po kayo sa inyong barangay, ano ho. Kasi minsan nga hindi alam noong senior na pinadala na pala doon sa kanyang PayMaya o kaya GCash. Ah, GCash yata, ano. Mukhang GCash, sa GCash yata pinapadala 'yon. Ano ho. Kung merong na-submit na impormasyon ng GCash, eh, pero kung yung money transfer information ng isang benepisyaryo nitong SAP ay hindi GCash, dapat po kayo makipag-ugnayan sa inyong barangay. Ano, kung papaano ba? Kung siya ba ay makatatanggap pa? At kung meron pa ba, ano, doon na ipinadala para sa kanya? Ano. So malamang po, mas alam po ng barangay. Pasensya na po kayo dahil hindi ho dumadaan sa programa ng OSCA yung pong tungkol sa SAP DSWD. Ayan, bumalik si si Ranzelli Jesse. Sir, good AM po. Pasensya na po kayo ulit sa akin. Follow up lang po ako para sa tito ko. Taga dito po kami sa Project 6. Meron po pala siyang barangay ID at certification of residency. Pwede na po kaya yon? Salamat po uli, sir, sa sagot po nyo. Ingat po kayo palagi, sir. Okay, basta't na-establish na po, ano, yung pong mga document po na yan ay matagal nang na-issue, 6 months ago, pwede po nyong ipakita yan doon sa aming validator. Ano? Sabi nyo, pinapunta ko po kayo para makita ho nila yung inyong dokumento na binabanggit. Ano? Kasi kailangan ma-establish yung 6 months residency. Mas gusto ho namin yung lumang ID. Mas gusto ho namin yung lumang dokumento. Parang isa lang kami sa mga opisina ng pamahalaan na mas gusto yung expired. May kinalaman sa establishing of residency. Ano ho? Minsan, ang pag kinakailangan patunayan yung birthday, ginagamit naming reference yung mga expired na passport.
ano? Eh kung iisipin, anong pakinabang pa noon, expired na 'yon, ano? Depende po sa kinakailangan patunayan. Kapag i-establish 'yung edad, ano? Mas maigi 'yung mas luma, 'di ba? Mas kinakailangan establish 'yung residency para patunayan na talagang siya ay beyond 6 months nang nakatira doon. Ay mas gusto namin 'yung mga expired na ID, ano? So hindi po 'yung bago, ano? Kasi kung kai-issue lang 'yan tapos pumunta agad sa OSCA, eh hindi mo maiwawala po doon sa validator sa nag-i-interview na maghinala na ginawa lang yung dokumento na yun sa isang particular na bagay, ano. So, ganun po, ano ho. Sige po, dalhin nyo ho dito, sabihin nyo ho, pinapunta ko po kayo, ano. Basta't luma na po, beyond 6 months na po yung dokumento na sinasabi po nyo, ah. Ayan, from Amelia Torres. Hi, Ma'am Pe Sumandal sa iyo. Also watching. Ah, nanonood ba naman si Ma'am Pe Sumandal? Ah. Oh, eh wala siya dito sa ano, si Ma'am Pe ay sa federation, sa federation, sa SSDD, ano? Yan. Share niyo kay Ma'am Pe 'yung ating broadcast para pag binati natin siya, nanonood siya. Okay, o kaya shout out kay Ma'am Pe. Ano, punta dito para ma-shout out natin. Mula kay Chedora Deta Feliciano. Sir Dan, yung kalingang QC na 2K para sa lahat ng seniors na kaloob ng Quezon City Government, may pangalawa pa po ba? Ay, wala pa po. Wala pa po. Kasi marami nga hong di nabigyan po noon. Ano ho? Kasi talagang napakarami yung napaabutan po noon at marami pa po yung talagang hindi po nakahabol dahil sa limitasyon po ng budget. Hindi naman kasi forever po yung ayuda po na yon. Sabi nga, until supply lasts, no? Kasi binudgetan lang po yun para sa isang particular na programa, no? So yung parang pinakahuling ipinasok doon na 600 million good for 300,000 senior citizens, eh na-issue na po lahat. So yung iba po na hindi nakapag-claim ay titingnan natin kung magkakaroon po ng pangalawang bigayan, ano. So dalawang bagay po 'yan, ano. Sana ay lumuwag na yung pandemic na ito para makabalik na tayo sa normal na buhay. Pero kung sakali man na talagang lumala pa, ay iisip po ng paraan ang pamahalaan para magkaroon ng mga karagdagang ayuda. Antay-antay tayo kung magkakaroon po ng pangalawang tranche tungkol dyan sa kalingang QC. Meron na kay Fredel Viernes Abayon. Sir, tanong ko lang, wala pa bang bagong ID ng senior citizen at mga booklets? Yung pong ID, hindi naman po nauubos po yan. Ano? Hanggat bukas po yung tanggapan ho namin, meron pong ID, ano ho. Pero kung yung pong inyong lumang ID na nagagamit ay ayos pa naman po, wala naman pong expiration po yan. Ang abangan po nyo, yung bagong dinidevelop po ngayon na PBC ID. Kung yun ang tinatanong nyo, wala pa po yun. Ano? Yung PBC ID ho natin, ano. Ayan. Ay, nanunod pala si Ma'am Pe. Ma'am Pe. Ayan, good morning po, Ma'am. Good morning, Ma'am Pe. Pasensya na. Ayan, ano. Shout out po kay Ma'am Pe. Ano? Yan ay ano na, taga-suporta po natin ng ating tanggapan. Ano? Good morning po, Ma'am Pe. Pasensya na po, hindi ko agad kayo nakita. Sige po, kung may maitutulong po tayo dito sa mga ka-OSCA po natin, mga ka-senior po natin, ano? Ano na, interviewin ko ba si Ma'am Pe minsan, ano? Yan. Pwede ba kayo may interview, ma'am? Ha? May camera naman siguro kayo dyan, ano? Padala ko kayo ng link para makabati ho kayo sa inyong pong mga fans, sa inyong mga tagahanga. Balik tayo doon kay ano, sa binabanggit ni ano, no, ni Fredel Viernes sa Bayon. Wala pa bang bagong senior ID? Ayun po, kung sakali po na lumabas na po yung bagong ID, yung PBC ID, naka yun, meron yung QR code po yun, ano, secured po yun. Siguro kung okay pa naman yung ID na ginagamit nyo ngayon, pwede pa po yan. Ano, kasi kung kayo ay magbabago ng ID ngayon,
eh baka pagbayarin pa kayo kasi wala namang dahilan kasi kung hawak nyo naman, ano. So kung sakali na maantay nyo po yon, ay mas maganda po yon, yung dinidevelop na bagong PBC ID. Yung sa booklets po, may dumarating na po na mga supplies natin, ano. Unti-unti na po dumarating yung mga supply ho natin sa mga booklet, ano ho. Pero in case po na magkaubusan sa linggong ito, ay nariyan naman po yung ating temporary booklets. Hindi ko kasi kailangan na mawala po yung booklets, ano, para sa pagbili ng mga pangangailangan ng mga senior na merong na merong diskwento, ano ho. So sinisikap po na ating tanggapan na always available po yung po mga booklets na yan. At saka abangan din natin, ano, meron po ang ating tanggapan ay meron pong memorandum of understanding sa isang foreign company, ano ho. Inaayos lang po kung karapat dapat ba dito sa Pilipinas yung tinatawag na virtual booklet. Yan, maganda po yan, ano. Ito po ay mula sa Protectoria Norway. Yan. At nag-demo sila nga sila sa amin yung mga foreigner na ito from Norway at saka Germany, yung Protectoria, kung paanong yung booklets ay gawing virtual. Ano, kasi hassle talaga na laging dala-dala yung booklet, minsan nawawala, ano, minsan nasisira. So kung yung senior ID ay gagawing apps na, nasa cellphone na, ano, QR code na ang gamit, eh dapat sabayan to ng virtual booklet din naman. Yan, abangan ho natin yan sa mga susunod na taon. Sana'y mag-materialize. Kasi dyan na po patungo tayo ngayon, eh. Lahat electronics na. Lahat ay digital na. Ano? Papunta na sa internet. Yan, tiyatawag nilang cloud. Ano? So, isa po yon doon sa mga dinidevelop sa ngayon na yung booklets ay maging virtual na. Pero for the meantime, tsaga ho muna tayo sa karton at tsaka sa papel na ID at tsaka mga booklets. Ano? Ayan, Chedora Data Feliciano, thank you po. Regards sa OSCA personal dito, lalo na sa inyo. Salamat po, Ma'am Chedora Data Feliciano, ho, sa inyo pong pagsubaybay sa atin. From Rosie Matuginas, sabi dito, good morning po sa co-seniors. God bless to all. Take extra care po and enjoy lang tayo. Ayan, kami rin po nag-iingat. Ayun, no? Kaya kami po ay naka-face shield. Eto, no? Tinanggal ko lang yung aking bagay. Ako naman ay malayo dito sa ating maliit na studio dito sa OSCA. Pero yan, mayroon tayong face mask. Ano? So, kapag kinakailangan nating isuot, lalo na kung mayroong kausap po tayo, naka-face shield na, naka-face mask pa. No? So, yun po yung new normal ngayon, ano, na dapat paraan ng ating transaksyon sa araw-araw. Doble ingat po talaga. Extra care po talaga. Ayan. So, Ma'am Rosie, ang tanong po nyo ay ask ko lang po, sir, may expiry date po ba ang booklets? Ay, wala po. Wala pong expiration ang booklet. Ano ho? ID lang. Yung ID lang po ay walang expiration din yung ID. Pero kung sira na, ay kinakailangan palitan o kaya nagbago yung impormasyon. Pero yung booklets, wala pong expiration po yan. Napupuno lang. Yan. Halimbawa, kung yung booklet po nyo ay sa gamot, yan, at puno na, yun ay dapat nang palitan. Yung sa grocery, minsan nagreklamo iba. Eh kasi hindi sinusulatan yung ibang araw, eh. Bawa, nagsulat doon sa Monday, tapos sumunod doon sa Friday na, doon sinulat, hindi sinulatan yung Tuesday. Eh ganun ho talaga, kasi kung anong araw ho kayo namili, doon po talaga inilalagay yun. Kami kaya minsan mabilis mapuno. No? Pero wala pong expiration po yung booklet. Yung may expiration po dati, yung movie booklet. Eh wala pa naman pong movie ngayon, kaya this year ay hindi na ho kami namimigay pa ng booklet tungkol sa movie. Yun talaga taon-taon. Pero yung booklet po ng medicine o kaya yung grocery, yung tinatawag na DTI, DA, booklets, wala pong expiration po yan. Napupuno lang. Ayan, si Mampe, pwede naman basta't kaya, may,
May yung topic. Thanks for acknowledging me. Sige, ma'am. Ito, tutulungan niyo ako na ano, na sumagot. At saka baka may announcement po kayo, ma'am Pe. Ano, baka may announcement po kayo, pwede po nating i-announce dito, ano. Paano ko ba ma-invite si ma'am Pe? Ayan. Okay. Sana friend tayo sa ano. Kung friend tayo sa ano, sa Facebook. Ayan, pwede nating i-invite si ma'am, ano. Invite ko kayo, ma'am, ha? Pwede nyo ma'am buksan yung ano. Buksan nyo yung messenger nyo. Mayroon akong invitation dyan. Ayan, ma'am, oh. Oh. Ma'am, meron ako sa inyong message request, Ma'am Pe Sumandal. No. Tapos kapag meron kayong camera, ano? Maliwanag naman yung area nyo. Mas maganda kung naka-headset. O kaya yung earphone. Tapos ay may mic. Ayan, para maliwanag. Meron akong pinadala sa inyo, Ma'am Pe Sumandal, na invitation ng request for sa inyong messenger. Yan, click nyo lang ho yan. Magkikita na ho tayo dito. Ayan. Okay, so antayin natin. Baka si Ma'am Pe ay sumagot, maging guest natin ngayon, ano? Baka meron siyang mahalagang announcement. Ayan. Antayin kayo namin, ma'am, ha? Na-challenge tuloy si ma'am. No, alam ko maraming mga project ang PISCAP ngayon na nais ipaabot ni Ma'am Pe, ano? Anytime, ano, welcome po kayo dito sa atin para sa serbisyo natin sa mga senior citizen. Okay, pagbate, ano, mula sa ating kaibigan, ano, mula kay Ma'am Roda Datul Joso. Good morning po, Ma'am Norda Datulop, OSCA NDC. She's watching online. Ay, si Ma'am Norma pala mismo yung nanonood sa atin. Hello po, Ma'am Norma. Okay, pinapaabot po namin yung aming pakikiramay sa pagyao po ni Congressman Jun Datul. Ano ho? So, si Ma'am Norma Datul po ang kasalukuyang hepe ng Nubaliches, OSCA. Ano? OSCA NDC, ang byuda ng yumaong Congressman Jun Datul. So, ninang, nakikininang ako kay Ma'am Norma, ano. Congresswoman Norma Datul, ano ho, of OSCA NDC. Kamusta po sa ating mga tagapanood po diyan sa NDC? Ma'am Pe, ayan, may invitation ako, hindi yung pa nabubuksan. Pakibuksan mo yung iyong message request sa iyong Facebook or Messenger. Ayan, pinadala ni Dan Oro. Ayan. Tapos i-click mo yung ating invitation. Ayan. Okay, may follow up. Ano? Hello din daw po. Sabi ni Ma'am Norma. Hello daw po from Ma'am Norma. Hello, Ma'am Norma. Okay, dumako tayo dito sa isang concern ni Rosie Matoginas. Another question, sir. Lahat po ba ng senior citizen ay nakatatanggap ng social pension? Ayan. Kung hindi po, sino lang po ang pwedeng maka-avail ng social pension? Thanks po. Ayan, sige, sagutin po natin yung concern po na yan. Ano ho? Ni Rosie Matoginas. Ano ho? Ganito po, hindi po lahat ng senior citizen ay nakakatanggap po ng social pension, ano?
sa kasalukuyang guidelines po kasi ng DSWD. Ang taming makakatanggap lang po ng social pension ay yung pong sinasabing mga indigent. Yan. Ano ba yung indigent? Yan. So, dumako muna tayo doon sa sagot sa atin ni Ma'am Pe Sumandal. Sabi ni Ma'am Pe, next time nagluluto na me. Ayan. Pakisama ho kami sa pagluluto niyo, Ma'am Pe. Ano bang ulam natin ngayon? Sige Ma'am Pe, next time ha, asahan na namin. Ano? Kapag in-invite ka namin, retouch para maganda yung background natin. Marami tayong mapag-uusapan yan, Ma'am Pe. Ano? Ekspertong totoo yan si Ma'am Pe. Ha? Si Ma'am Pe, meron niyang doctorate degree pag may kailaman sa social services. Yan. Sige po, Ma'am Pe, next time ha. Promise ha, pangako. Okay, at alam niyo naman tayo dito, bigla-bigla lang tayo nag-o-online na kung ano yung pangangailangan. Sige, ingat ho kayo sa pagluluto niyo. Baka ano, habang naghihiwa ho kayo ng ano, ng pinakbot. Nag-iingat ho kayo, ano, baka masunog. Sige, Ma'am Pe, next time po. Okay, balik tayo dito kay Rosie Matoginas. Po hindi po lahat nakakatanggap ano kung sila po ay qualified lang o yung tinatawag na indigent. So ano ba yung definition ng kasalukuyang guidelines ng DSWD sa indigent? Frail, ano, mahinang mahina, sickly, ano, sakitin, with disability, may kapansanan. So mahinang mahina, sakitin, may kapansanan. Pero hindi pa automatic na pag ganun ang senior, pwede na makatanggap. Ano? Kasi dapat no pension. Ha? No source of income. And no support from the family. Ano ho? So ano ibig sabihin nun? Kahit na ang isa ay mahinang mahina, kung meron naman siyang tinatanggap na pensyon sa kanyang nakaraang pinagtrabahuhan, no, any support, ano, sa kanyang dating trabaho ay hindi rin siya naging qualified. Kahit siya ay sakitin, kung meron naman siyang pinagkakitaan, ano, meron siyang sari-sari store, ano, na-validate siya ng DSWD, meron siyang hanap buhay, ano, o baka nagkatrabaho pa siya na mayroong sweldo, yan, nadi-disqualify din po siya ng DSWD. O kaya naman po ay siya nga ay mayroong kapansanan. Tumatanggap siya ng suportang pinansyal lalo na sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga anak. Baka meron pa siyang anak sa abroad noong in-interview ng DSWD yung kanyang kapitbahay. Kasi hindi siya natagpuan eh. Nadi-disqualify din po. So, yun po yung tatlo at saka sub-tatlo na mga requirements. Parang isa ay matukoy talaga na siya ay isang indigent. Ano? Indigent po ah, hindi indigenous ah. Minsan nalilito iba. Ma, indigent, ano yun? Katutubo. Hindi po, iba po yung indigenous sa indigent. Pag sinabing indigent, mahirap na mahirap. No? Sabi nga ni Councilor Roger Juan, sabi niya, medyo mahigpit yata yun. Frail, sickly, with disability, without pension, without source of income, without support from the family. Napaka-kaawa-awa na yatang senior yun, ano? Pagulong-gulong na lang yun. Ano? So, pasensya na po. Yun po yung kasalukuyang pong guidelines para ang isa ay maging kwalipikado. At isa pa pong bagay yan, hindi rin po lahat po ng nasa ganyang kalagayan ay nabibigyan dahil meron pong ipinagkakasyang budget sa bawat lungsod. Ano? Bawa, dito sa Quezon City, ang slot lang po para sa mga social pensioner ay nasa mahigit 16,000. Ano? So kung medyo sumobra po doon, babudgetan pa po yun para maipasok po sila. So may allotment po sa bawat lungsod na pwedeng bigyan po niyan. Ayan, dakotid tayo dito kay Cora Paler sa kanyang concern. Good morning po, kailan po ang social pension? Good morning po. Kailan po ang social pension? 1917 po ako nag-apply. Okay naman ako dito. CI, bakit hindi po ako nakatanggap? Ma'am, baka nagkamali ho kayo. Hindi po 1917. Napakatagal na po nung 1917.
baka ano 2017. Ano siguro 2017 siguro to. Ano ho? Kasi kung 2017 pa ho kayo nag-apply, baka hindi ho kayo na-validate. Ano ho? Kung ganyan na ho katagal, kinakailangan nyo na pong mag-reapply. Ano man po yung naging kahidahilanan. Baka na-disqualified ho kayo o kaya hindi ho kayo natagpuan. Ano, kailangan ho kayo mag-reapply. Kung sa palagay po nyo ay karapat-dapat po kayo doon sa ating nabanggit na mga pamantayan ng isang indigent senior citizen. Ano ho? Okay. So, yun po yung ano. Hindi po 1917 niya. Malamang 2017 po yan. 1917 eh. Panahon pa po ng ano yon, unang digma ang pandaigdig. ayan ako si Sir JM sumilip na sa atin. Sabi niya, "Hello po Sir Dan, good EM sa social service po ng RA 9994. Kung may nabigyan po ng pabahay sa mga homeless na senior citizen, may binabanggit po doon na 50% discount on consumption ng electricity, water at telephone. May pinagkaiba po ba ito sa mga 5% na discount ng senior citizen sa kuryente at tubig?" Oh, iba po 'yan. Iba 'yan, JM, ano. Yung kasing 5%, ito yung doon sa consumption na wala sa ilalim ng programa. Ano? Limbawa, si senior nakapangalan sa kanya yung metro, pwede niyang i-registered, pagpalagay natin kuryente, kailangan niyang i-register doon sa electric company na siya ay isang senior citizen. Okay? So, kung siya ay hindi lalagpas sa 100 kilowatt, ano? Sa 100 kilowatt na konsumo. Ay, napakaliit lang no, pag 100 kilowatt, baka mga nasa 500 pesos lang yun eh. Kung hindi siya lalagpas doon, ayan, baka kakaltasan siya ng 5% discount. So, iba yun doon sa discount kapag nasa ilalim siya ng programa. Yung programa naman, halimbawa, yung mga home for the aged, ano, in-establish siya, halimbawa, yung tirahan na yun para sa mga senior citizen. Ayan, dyan papasok ngayon yung malaking diskwento doon sa pasilidad na iyon. So, pag binasa mo mabuti yung Republic Act 9994, sa ilalim noong pabahay, ay mas malaki yung discount ano, na dapat ay ibinibigay noong isang servisyo na iyon o pagpapatira sa mga inabandona o kaya ay inaalagaan ng mga senior citizen nila. Ayan. Ayan, clarify ni Cory Paler. Ah, opo, mali. Nga, 2017 po. Salamat sa pagbabasa. Oo. So, yan, Ma'am Cory, ano, Paler, ano ho. Kung ganyan na ho katagal at baka na-disqualified, kailangan mag-reapply po. Try po na, ano, no? Try po na mag-reapply. Kung mag-o-open na po yung DSWD, magsasabi na sila na pwede na pala. No? Pwede na palang mag-reapply yung mga social pensioner. No? Ayan, balik tayo kay Sir JM. Sir JM, baka pwede ka ng ano, kahit ilang minuto. Ano, ma-interview ka namin. Ano, pwede na ba? Click mo lang yung sinend ko sa iyo na link. Ano, bati ka lang sa mga tagapanood natin. Ha? Pwede na ba? Mag-alas 12 na naman eh. Kahit 1 minute pa, batiin lang kita. Ano? Saan ko sasagutin yung tanong mo? Sir Dan, kung mabigyan po ng pabahay ang isang senior citizen dahil sa qualified naman po siya, paano po kung ang senior citizen ay namatay na? Mari pa bang maiwan ang bahay sa kanyang mga anak o iba pang kamag-anak? Ah, yung pabahay. Yung pabahay na tinatawag. Oo. Hindi natin masyadong kabisado itong... Kasi dito sa Kamaynilaan, wala pang ganitong mga kaso. Ano? Siguro, yun lang sa abot ng nalalaman ko no? Doon sa... Ano? Doon sa pabahay
ng shops eh, ano. Kasi kung yung isang bahay ay ano ba? Kasi kung yung pabahay, yung natanggap niya yung pabahay na yun dahil siya isang senior citizen. Nako, pasensya na po, hindi ako masyadong familiar dito. Meron bang pabahay para sa mga senior citizen? Oh. Kasi kung qualified siya doon dahil siya ay isang senior citizen, syempre, yung pabahay na yon, baka nakadisenyo yon para sa mga senior citizen lang. Pero mukhang hindi eh, no? Mukhang ito'y pabahay na na-avail ng senior citizen. At kung ito man ay kanyang hinuhulugan, maaring bayad niya na ito. So kung ito ay bayad niya na, ano, pwede niya nang ipamana. Ano? Kasi kung na-avail niya 'yon, ano, na-avail niya yung pabahay na 'yon, meron siyang hinulugan doon sa pabahay na 'yon, eh may karapatan na siya na ito ay isalin kung kanino man. Ano? Pero kung 'yon ay isang serbisyo lamang, ano, isang serbisyo lamang na maaring ano, ayan, tama-tama, no? Sir JM, papasok na kita. ready natin. Ito, i-hide na natin. Pag-usapan natin. Ito yung sagot. Mamaya, papasok natin, Sir JM. Sir JM, pasok na kita. Pag-usapan natin yung tungkol dito sa tanong mo. Okay, ready ka na, Sir JM. Bigyan mo lang ako ng approve. Approve, pwede ka na ipasok. Pwede ka na ipasok, Sir JM. Okay, sige. Ayan, tawagin natin yung ating magiging guest sa pagkakatong ito. Ano? Si Sir JM Hementera, Pagulayan. Pasok, Sir JM. Ano? Nasaan ka ngayon, Sir JM? Nasaan ka ngayon? Anong paki-report yung iyong ano, yung iyong location ngayon, Sir JM? Hello, sir. Hello, sir. Sir, kasama ko pa sa opisina. Ay, hello. Okay. Anong LGU kayo? Anong nasasakupan ng inyong lugar? OSCA chairman po namin. Ay, si ma'am po. Si ma'am Marcelina Alsati po yung aming OSCA chairman po. Ayan. Hello po, ma'am. Good afternoon. Magandang tanghali po. Hello. How are you? Hello po. Ano pong lungsod po kayo? Anong munisipalidad po kayo ng OSCA? Ang kalukuyan, Sangguniang Bayan ako. Oho. Kaya lang yung chairmanship ko kasi. Ngayon, nag-iusap lang ni Mayor sa akin na mas walang sweldo. Mawakan ko ito kasi chairmanship ko. Galing. And I'm very proud. Nag-i-update ako kasi nagkasagit yung pinagitan ko ngayon. Oho. We have 8,762 members. We have 64 barangay. Naku, ang dami. Anong lugar nga po yan sa inyo? Anong lugar po yan? Kaya marami akong problema, anak. Nung January lang ako. Okay. JM, anong lugar yan sa inyo? Anong lugar yan? Well, sabi niya, may kaibigan ako. Sabi niya, naka-live, ganito. Sabi niya, tingnan mo nga ang mukha ako. Kamukha mo ba yan? Sir, ano po, Municipality of Itiagi po. Isabela po, sir. Isabela! Anong salita dyan, Itiagi. Iloco? Ang mayor namin, Mayor Francis Kiko B., anak ng governor, kapatid na Okay, very good. Ayan. Okay. Okay, naghang kayo, JM. Naghang kayo, ano? Pakiayos yung communication, ano? Humihina yung signal lang, sir. Humihina yung signal. Okay, yung tanong mo dito, ano? Pag-usapan natin yung tanong mo tungkol dito sa pabahay, ano? Yes, sabi mo kung yung pabahay ano nangyari doon sa senior citizen namatay na ano? No, sir. Kung halimbawa, sir, na merong senior citizen na nabigyan ng pabahay ng gobyerno,
kung halimbawa, sir, is mamatay yung senior citizen na yun, pwede niya po bang ibigay yung, kumbaga ipamana niya yung bahay na ibinigay sa kanya ng gobyerno sa kanyang kamag-anak? Ayan, okay. So ipasok natin yung sagot. Yung sagot ng ating social service specialist, ano, with a doctorate degree. sa ang sagot dito ni Ma'am Peso Mandal, habang siya ay nagluluto ng tanghalian, depende raw sa agreement with the donor. Ayan. So yan yung kanyang pinos. Depende raw sa agreement with the donor. Okay, so yun ang dapat daw alamin. Ano, etong si Mampe pang pang nationwide yung kaalaman nito eh, no, tungkol sa social services, ano. Dati rin siyang isa sa mga division head ng aming local social service. Ano, dito ang tawag sa amin, Social Service Development Department o SDSDD. So diyan JM sa inyo, ano yung tawag doon sa inyong local social services? Sa katulong ko yan, sir, is nakaplano pa lang po yung aming ano, sir, housing project po. Okay, oo, para sa mga senior citizen. Okay. Oo. So, yun ano. Sir, housing project pa lang po. Apo. Ayun. So, yun nga, sir, ang question po is in case po na ano na maka-avail ang isang senior citizen, kung pwede po niyang ipamana yung bahay na kanyang nakuha sa gobyerno in case po na pumanaw yung isang senior citizen. Ayan. So, yun yung ano, yan yung pwedeng sagot ni ano, no, ni Ma'am Pe, no. So, depende yun doon sa inyong agreement na gagawin. Siguro dapat maging malinaw yun kung ilang taon ba, no? Ilang taon ba na siyempre kahit papaano mayroong cash out na ilalabas yung isang beneficiaries tungkol dyan kung sakali na isasali niya. So yun muna siguro, maging malinaw yon doon sa agreement with the donor ang tungkol doon sa project na inyong sinasabi. So sige, salamat JM sa iyong katanungan. Naghangka ulit, no, hindi kaulit gumagalaw. Ano? So pansamantala magpaalam muna tayo. Ano? Napakabilis ng oras, no? Napakabilis ng oras. Hindi natin namamalayan ay magdadalawang oras na pala tayo sa ating ginagawang broadcast. So salamat JM ha, sa iyong kahit sa sumandaling pagkakataon ay nagkasama-sama tayo dito, no? O oh, yan, oh, sabi ni Rosie Matuginas, sabi niya ay nawawala ata ang signal. Ayan. Okay, yun nga, yun ang problema natin ngayon sa kasalukuyan, ano. Okay, so huling pagbate mula kay Rosita Sineneng Lopez. Hello po, Sir Dan, at hello din po sa inyo. Okay, so hanggang sa muli, ano, diyan na lang po muna nagtatapos yung atin, ano, ayan, nawawala nga si Sir JM. Okay, next time na pag-uusap na lang ulit natin, Sir JM, no. Maraming salamat sa pagbati mula sa inyong tanggapan mula dyan sa Isabela, ano ho, sa Northern Luzon. Maganda yung paminsan-minsan ay meron tayong nakakapanayam, ano, na taga ibang lugar. Okay, so with that ay pansamantalang po muna tayong magpapaalam, ano, may kaugnayan sa ating programa, ano, at pinapasalamatan po natin ang lahat ng nag-participate at nagbigay ng impormasyon, nagbigay ng kanilang katanungan, mga concern, at sinikap naman po natin na ito ay masagot sa ng ating makakaya. Hanggang sa muli na ating talakayan through live streaming ng ating OSCA-QC live office hour edition. Bye-bye.